Pwede bang i-isolate ko muna yung sarili ko? Kailangan ko pa ba silang kausapin? Nahihiya ako sobra. Ano naman ngayon? May talento ako. Ganyan pa rin naman buhay ko. Para saan? Para kanino ba tong talento na meron ako? Di pa ba sapat yung mga ginagawa ko? Walang improve. Di na ata ako mag-i-improve. Ang galing nilang maglaro. Eh ako, kung hindi lang sana ako nahiya, kasama na nila sana ako ngayon. Darating ba kayo yung araw na yun? Nakakainis. Nakakapagod. Nakakasawa. Nakakahiya. Hello BYG! Isa akong member ng BYG Health Project. Isa ako sa mga members ng BYG Kultura Project. Isa akong member ng BYG Media Project. Isa akong member ng BYG Sports Project. Dati isa akong kabataan na sobrang tahimik at mahiyain. At walang confidence sa aking sarili. Although na matagal na ako sa simbahan, pero tuwing sumasama ko sa mga evangelism, sobra yung hiya ko at hindi ako nakikipag-usap sa ibang mga tao. And natulungan ako ng Health Project in a way na nabus ko yung confidence ko sa aking sarili at na-overcome ko yung shyness sa tuwing nakikipag-usap at humaharap sa iba. Isa akong kabataan na merong talento. Pero dati, ginagamit ko yung talentong ito para sa mga makamundong bagay, katulad ng pagkanta sa KTV, and gumagawa din ako ng mga video content at ina-upload ko ito sa TikTok. Nagla-live din ako sa FB page ko, and kinakanta ko yung mga request ng mga viewers ko na mga worldly songs. Sumasali din ako sa mga school fairs like The Voice, and dahil doon nakaka-gain ako ng madaming attention and gustong-gusto ko yung fame na meron ako that time. Since naging member ako ng BYG Kultura Project, natutunan kong gamitin ang talento ko para sa Diyos. And naging way din ito para matulungan ko yung ibang kabataan na mailabas yung talentong meron sila. Nung hindi pa ako nakabilang sa project na ito, yung mga gawain ko, like yung mga projects na napapahawak sa akin is parang feeling ko wala nang improvement, gano'n. Like for example sa school namin, so whenever na magkakaroon kami ng digital making projects or like anything na kasama yung mga digital, like pag-e-edit, mga gano'n, like for sure, kasi dati sa aming course, so kailangan ng gano'n, kailangan na marunong kang mag-edit, kailangan na marunong kang gumawa ng mga bagay-bagay pagdating sa mga laptops, phones, yung mga editing applications. So, para sa akin, hindi ako naging improve. Like, okay naman yung mga gawain ko, pero para sa akin, hanggang doon na lang ako, hindi ako nagkakaroon ng vision na doon na pumapasok na wala akong originality sa mga ginagawa ko. Ginagaya ko na lang yung idea ng mga classmate ko, ginagaya ko na lang yung mga idea nila. Like, to the point na talagang copycat na lang yung ginagawa ko. So, nagkaroon ng time na ma-invite ako dito sa BYG and sumali ako sa media project. And simula nun, lahat ng mga ginagawa ko, ng mga edits, ganon, dito sa BYG and also sa school, is yung mga ideas na yun is napapa-amaze yung ibang tao. And I believe na hindi yun yung sarili kong idea, but dahil sa pamamagitan ng project na ito, binigyan ako ng Diyos ng chance para i-improve yung skill ko na magagamit ko sa paglago ng gawain niya. Before akong naging member ng BYG Sports, ang isa akong kabataan na malungkot at punong-puno ng mga weaknesses. Every time na nagkakandak ng sports yung BYG, ay nasa gilid lang ako at tahimik na pinapanood sila. At nag-aantay ng tao para i-invite ako para magipaglaro sa kanila. And I really want to join them, or I am eager to join them, but that time, nauuna kasi yung hiya at takot ko sa sarili. Yung takot ba na hindi ka nila papansinin pag na-approach mo sila, yung mga ganyang kaisipan, pero that time, purong maling akala lang pala. But time passed by, I did not give up joining the sports project, but rather I actively participate in their
other activities like basketball, badminton, and other sports. And until I realized na I already overcome my weaknesses, such as having no confidence with myself, and it's hard for me to start a conversation to someone I've met in person, and most of all is my weakness in public speaking. VYG Sports Project is not all about playing or making friends, but it is also a work of God. Yes, indeed, it is a work of God because you are helping the youth to gain their confidence or boost their morale through the Word of God, especially those youths who are suffering from depression, stress, or youths that have low self-esteem in their self. Ako si Abby. Ako si Sunshine. Ako si Nicole. Ako si Kevin. Dati ako yung tinulungan, ngayon meron na akong kalakasan para tumulong din sa iba. Dating tumutugtog para sa mundo, ngayon tumutugtog na para sa Diyos. Dating limitado, ngayon meron ng lugar para sa improvement. Dating walang confidence, ngayon may bilib na ako sa sarili.